So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo sa may Motoposh Puliilan branch. At gusto ko kayong i-update dahil meron na naman sila. At may mga nagtatanong neto. Okay. At may mga nagtatanong neto kung meron pa daw bang Motoposh Typhoon 150. So para sa lahat ng mga gustong kumuha, nasa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price para sa motor na to. Ayos na ayos yan. Para doon sa mga lahat ng mga nagtatanong kung meron pang available na Typhoon 150, meron silang dalawang kulay dito, itong kulay glossy black at itong glossy red. So meron silang dalawang unit ng black at meron silang isang unit ng kulay red. So madaling maubos dito ngayon yung deluxe, at marami na akong nakikita na gumagamit ng Evo Deluxe na yun, yung 150. Nga, dito muna tayo mag-focus. Ngayong 2022, para dito sa may Typhoon 150, eto na, walk around natin ng saglit. Para dito sa kanyang headlight, mapapansin natin dito. Kung tatanggalin natin yan, tingnan nyo naman, napakaangas nung kanyang itsura. Aggressive, at talagang futuristic yung itsura niya. Pero sana talaga rito ay gawin nilang LED kahit itong headlight lang na to. Ang angas na niya eh, di ba? Tapos napaka-aggressive nung itsura, meron siya mga sharp design dito. And yung kanyang pinaka-cover ng headlight, meron siya rito parang malit na windscreen. Ayan, pag inalis natin to, satisfying yung kanyang plastic na to. Pero syempre, hindi naman natin sa atin to, di ba? Eh, hayaan natin yung owner, no? Bulb type yung kanya headlight, at meron siyang split type naman yan. Meron siya dito sa baba at meron dito sa taas, at merong maliit dun na bulb. And yung signal light niya is bulb type din or halogen bulb. And dito naman sa ilalim meron siyang parang maliliit na details dito na ma-appreciate talaga natin. Tapos dito naman, yan, may mga sharp design dito. Tapos ganda rin yung kanyang paint. Meron din yung parang mga pakurba or mga pakurb and mga lining yung kanyang design. Yan. So naka-telescopic fork, ganda rin ng forks dito. Ganda rin ng finish ng pagkamat nito. Medyo flat yung kanyang texture ng pintura niya. So sa front fender, yan, stylish din, tapos flexible din yan. May mga palubog na design dito. May mga lining din yan dito, hindi masyadong pansinin talaga kapag glossy. So meron din siyang extension. Yan, mahaba-haba rin siya. Tapos ano, ganda rin plastic na ginamit dito. Yan. So dito naman sa kanyang telescopic fork, meron din siya ritong cover. Para sa mga ayaw nito, yan, pwede nyo tanggalin dito. Pero para saan ang ganda niyang tingnan. Diba? Tapos yung ano niya, yung pintura niya, same na same lang din. And nakamags. Ito ay tube type pa rin naman. Pero kung gusto nyo ipa-tubeless, pwede. Papalitan lang naman to ng P2. No, ayan, papalitan ng P2, tapos aalisin yung interior. Ayan, pwede nyo nang gamitin to. Kahit itong stock tires nya, pwede na to. Ipa-tubeless, pwede. Ayan. Dito naman sa harap, ang ganda ng disc nya. Ayan, oh. Apakalaka ng disc na ito. And naka dual piston caliper siya. Ayan, malaki-laki din siya. Wala siyang brand, kung anong brand yun nandito. Pero maganda yung finish ng kanyang paint. Ayan, yung mga bracket naman natin dito, safe naman yung ating mga wire. At ito ay carb type pa rin naman, 150cc. Ayan. So air-cooled. So yung mga frame natin dito, kitang-kita natin yan. So kapag mag-a-adjust tayo rito, madaling kalikutin. Ayan, may CDI na rin pala to. So ayan, aggressive looks niya rito. May mga pakantong design. Meron siya rito parang skid plate or araro, yung tinatawag nila. So open na open naman siya para sa kanyang aerodynamics dito sa mga fairings. So konting-konti lang. Konti na nga lang, ano na siya, naked na yung motor na to. Then yung kanyang decals, hindi naman siya ganun kasakit sa mata tingnan. Parang ano lang din, minimalist lang din yung datingan niya para sa akin. So yung kanyang makina, malaki-laki talaga, 150cc. Talagang lumalaban din to pagdating sa speed, no? So meron ditong Motoposh na naka-engrave or naka-embossed. Yung kanyang kickstart, ganda rin ng chrome na ito.
Yan, meron din goma rito, yung tapakan niya, yung kanyang rear brake pedal. Ganda ng pagkakaano rito, pagkaka-design dito. Yan, yung kung saan pinadaan yung ating rear brake pedal. Pero sana dito is lagyan nila ng rubber para hindi tumutunog. Ayan o, di ba? Kasi kapag umaunder tayo or magbabibrate kasi yan, tapos tatama siya rito. Ayan, may maririnig kang parang ingay or kalansing kapag naka-on yung makina, di ba? So dito naman meron siyang monitoring ng oil. At least makikita natin dito kung okay pa ba yung oil natin. So yung kanyang foot pegs para sa rider, makapal yung rubber nito, mukhang quality din naman. And yung kanyang metal dito sa ilalim, so hindi siya napiplip, eto na yan. So ayan, yung kanya namang tabucho, yung elbow niya, malaki-laki din, ayun o, mataba-taba din yung elbow niya. So yung hangin niyan talagang malaki din yung tunugan nito. Maganda rin yung exhaust nito eh. Yung sound check niya, kung may mga narinig na kayo, maganda rin sound check nito. So ayan, meron din siya ritong cover or exhaust cover dito, stainless naman to or metal. And dito pagdating sa kanyang pinakatambucho, wala siyang cover. At ingat-ingat na lang din. Ayan, chrome yung kanyang style dito. Diba? Yung pagka-stainless niya, sarang maganda siyang tingnan, no? Pati yung pagkakahinang dito, maganda rin. Ayan, malaki-laki din yung butas ng kanyang tambucho. And merong motopush dito na naka-engrave. Ayan. So yung frame niya, maganda rin yung pagkakahinang dito, yung mga pagkakakabit. Hindi nga lang siya ganun kapulido, pero mukhang goods naman, no? Pati yung pintura. Yan. So yung alloy dito para sa foot peg sa rider or sa passenger natin. Yan, medyo maliit-liit lang din to, pero chrome yan. Yan, metal yan. So napiplip din naman siya. So naka monoshock. Kagandahan dito ay meron din siyang ano rito, cover. Yan, ito plastic to, para at least, diba, yung talsik ng putik, di agad-agad pupunta dun sa shock natin, para at least hindi siya agad kalawangin or siksikan ng mga maliliit na buhangin, hindi siya agad-agad madudumihan. Kagandahan dito itong plastic na nandito sa loob. Yan, diba? So yung swing arm niya, matte finish din naman to. Ganda rin yung kanyang swing arm, standard din. So ito rin is naka single piston caliper to, na malaki. So naka disc brake din dito, ganda rin yung disc niya. Naka mugs, ganda rin yung finish, matte finish to. Tube type, pati yung kanyang tires dito sa likod. At yung size nga pala nito ay 2.75 by 17. So sa harap, 2.5 by 17 yung tires dito sa harap. So sa kanyang grab bar, ayan, matte finish din pala to. Tapos parang meron siyang mga glitter effect dito. Simple lang din yung kanyang grab bar. So yung kanyang tail light, ayan, medyo parang LED yung datingan dito, pero bulb type siya or halogen bulb. Pati yung kanyang signal light, ayan, may reflector. Yung kanyang rear fender, di naman siya ganun kalapad, maano lang siya, maliit lang din siya, pero maganda yung kanyang ginamit na plastic dito. Yan, flexible din. And dito naman, meron siyang susian para ma-open natin yung upuan. Its bracket size is 38. Medyo malaki-laki din. Meron din siyang chain cover dito, flexible din. Ganda rin ng finish, glossy. Sa kanyang upuan, mapapansin natin dito, makapal yung foam na ginamit. Yun o, hanggang dito sa kanyang OBR. Makapal, tapos maganda rin yung leather na ginamit niya rito. Tapos ayan, yung plastic. So meron din tong helmet hook. And dito naman nilalagay yung battery. So ganito itsura niyan pag na yung battery na siya. Ganyan. So at least meron kayong mapaglalagyan dito ng mga basic tools. At least may maliit na compartment dito, di ba? So dito naman yung kanyang tangke. So sana rito meron siya ritong protector or cover para at least hindi magagasgas yung ating pintura dito, diba? Ayan o, bumabakat kasi siya. So yun, at least ito naman pwede nyong open na to, yung kanyang gas tank, kahit di nyo nagamitan ng susi. Yan.
dito sa baba yung kanya on and off ng kanyang gas, ayan o, pwede nyong i-on, pwede nyong i-off. So kitang kita siya rito. Ingat-ingat na lang din tayo dito sa mga bata. Syempre alam naman natin yan, kakalikutin ng iba yan. Tapos ayan yung kanyang foot pegs dito, iba lang din yung design dito. Nakakabit siya rito sa frame yung foot pegs dito para sa rider, and makapal-kapal din yung rubber dito. So yung side dito sa makina, ito nga pala ay push rod engine. Ayan. So ganda ng pagkamat na ito. So sana naging ano na lang din to, yung parang silver, para at least nakalutang yung makina, para pansinin siya agad, di ba? Wala lang, suggestion ko lang. So ayan, meron siya ritong motor post na naka-engrave or naka-impose. Single head shifter din siya. And alam ko is ito ay 5-speed. Hindi ko sure kung 1 down 4 up siya yung kanyang gear position. So comment na lang kayo sa baba kung tama ako or mali. Okay? Para at least makorek natin. So ayan, para naman dito sa kanyang handlebar, ito ay naka-upright position. Ganda rin ang finish niya rito. Ganda rin ang mga bolts na ginamit dito. And yung kanyang ignition key, simpleng-simple lang. At yung kanyang susi, simpleng-simple lang din. Kanyang panel gauge is analog type. Dito is speedometer, odometer, left and right signal light, neutral pag naka high beam. And dito naman meron siyang fuel gauge and may motor push dito. Yan. Dito naman pala may gear indicator. Yan. Sa mga switches naman niya, looks premium din, no? Hindi naman siya ganun ka ano. Ito yung mga the usual na ginagamit ni motor push na mga switches, okay? So dito naman sa side is electric starter lang dahil naka quick throttle na siya. At yung lever niya rito, maganda-ganda rin. Pag prenes naman natin, smooth lang din. Ganda rin ng paint. And yung grip niya, makapit din. Tsaka sobrang babaw lang nung kanyang throttle. Yeah. Pwede rin kayo maglagay dito ng bar and side mirror. Oh. Kung gusto niyo lang naman. So yung clutch niya, smooth lang din. Meron siya ritong rubber protector sa ating wire. At dito naman yung high and low, park light, headlight, and off. Ayan. Signal light and busina. Then nandito naman sa pinakailalim yung kanyang choke. So ayan, para dun sa 5-2 na kagaya ko, check natin kung abot natin to. Yun, abot natin ba to? So medyo flat kasi to, so try natin tong isa, tong kulay black, kung ano yung itsura natin, kung abot ba natin. So prepare lang natin. Eto, tabi ko muna to. Yan. Yung kulay itim yung ating pagbasehan kung abot natin, kasi medyo flat siya. Kasi bababa yun eh. Eto naman, try natin to. Eto yung sakyan natin. Yan, kasi ito okay, yung kanyang gulong, ayan o, nakabomba siya. Yan. So ganyan yung itsura niya kapag naka side stand, no? Yan, check natin to. So yung side stand nga pala niya, tsaka yung center stand niya, maganda-ganda yung metal kasi tingnan nyo, malaki-laki siya, tsaka makapal-kapal yung metal dito. So ayan, sakyan natin. 5'2 yung height ko. Medyo tingkayad ako dito. Eh sinasabi ko eh, kasi ito naka ano to eh, naka bomba. Yun kasing kulay red is medyo ano, konti yung hangin sa gulong dun sa harap. Pero yan, kaya namang i-manage. Tingkayad lang tayo. Parang sa ano lang din natin, sa motor lang natin. Yan, di naman tayo hirap. Kaya naman nating i-manage yan. Yan, sa turning radius niya, sa upuan niya, okay din naman yung ano, yung upuan, malambot din. Pero yung shock niya rito sa likod, medyo matigas siya, hindi ko siya ma-play. Ayan o, diba? Tapos yung dito sa harap, yan, ito maganda yung kanyang shock. Dito sa harap, yan, yun o, diba? So eh,
Ayan, komportable naman siya, hindi naman siya ganun ka kayuko. Ayan, kumbaga naka-relax position ka lang din eh. Medyo konti lang yung pagyuko mo, no, yung aggressive nung upo, no, o yung sitting position natin dito. Medyo aggressive lang. Ayan. So, ayun. Para lahat doon sa mga para sa lahat ng mga gustong bumili o kumuha, nasa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motor na to. Ayos na ayos siya. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.